pinakaunang Arab leader na tumawag sa Hamas na barbarik. Ito ay kaugnay sa ginawa ng Hamas noong October 7 sa Israel na kumitil sa 1,200 Hudyo sa mahigit isang buwan na bakbakan sa Gaza sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang Crown Prince ng Bahrain na si Salman bin Hamad Al-Khalifa, kinundina at tinawag na barbarik ang ginawa ng Hamas. Hindi na bago sa pandinig ng mga tao kung may mga Christian community, Christian countries na pumanig sa Israel, sapagkat ang Israel ay malaking bagay sa paniniwalang Kristiyano. Subalit napakalaking bagay kung may mga Muslim countries ang tila pumapanig sa Israel. Maliban sa mga Muslim countries, nariyan ang China at Russia. Kinukundina ang ginawang pag-atake ngayon ng Israel sa Gaza. Ito ay dahil sa napakarami daw mga sibilyang nadadamay, gaya ng mga bata, mga babae at matatanda. Aminado naman dito ang Israel at nagpaliwanag sila kung bakit ito nangyari. Bago kasi umatake ang Israel sa Gaza, lalong-lalo na sa northern part of Gaza, ay nagbabala ito na palikasin ang mga residente doon. Subalit may mga opisyal din ng Hamas na nag-anunsyo na huwag lisanin ang Gaza. Kaya noong nagkasana ng operasyon ang Israel sa Gaza, marami ang mga naiulat, more than 11,000 o umaabot na yata ng 12,000 ngayon ang mga nasawi. Syria, Lebanon, Iran, kumukundina sa ginagawang operasyon ngayon ng Israel sa Gaza. Nang magsagawa ng Islamic Summit ang maraming Muslim countries na idinao sa Saudi Arabia, nais ng Iran na patawan ng sanksyon ang Israel sa pamamagitan ng No Oil to Israel. Maging ang mga flights nito sa kanilang mga lugar ay nais ipaputol ng Iran. Maging ang kanilang mga produkto ay nais iboykot ng Iran. Subalit alam nyo ba mga kaibigan na hindi pumanig dito ang Saudi Arabia, ang UAE at ang Jordan? At itong araw na ito ay nagsalita ang Crown Prince ng Bahrain. Tahasan itong kinundina ang ginawa ng Hamas at tinawag itong barbarik. At nanawagan din si Salman sa Hamas na pakawalan ang mga hostages na nasa kanila. Ang mga pahayag ni Salman ay sinabi niya sa Manama Dialogue. At doon ay sinabi niyang barbaric at horrific ang ginawa ng Hamas. Ang Manama Dialogue ay widely known sa Middle East Premier Security and Defense Summit. Subalit nanawagan din si Salman bin Hamad Al-Khalifa sa Israel na sana ay ihinto na rin ang kanilang ginagawang operasyon sa Gaza. In short, nais nilang magkaroon ng ceasefire. Samantala, ang Qatar mga kaibigan ay matagal nang pumapagitna sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At ayon din sa ulat, sinabi din ng opisyal ng Hamas na malapit na silang magkasundo ng Israel para sa mga hostages. Subalit kinundi na rin ni Salman ang sitwasyon ngayon sa Gaza dahil sa pagputol ng Israel ng kuryente maging tubig. Subalit ito ay ibinalik na ng Israel. Katunayan, nagpapadala pa nga ang Israel ng mga medical needs para sa ospital sa Gaza, mga incubators at oxygen machine. At ipinahayag din ni Salman sa Israel na kung sakaling matapos na ang gerang ito, walang dapat na pumigil sa Palestinian kung saan sila nais manirahan. Ayon kay Salman, wala raw dapat reoccupation mangyari sa Gaza at kahit na ang kanilang teritoryo, dapat ay hindi ito mabawasan. Dagdag pa ni Salman, wala nang terrorism directed from Gaza against the Israeli public. Ayan, ganito ang mga naging pahayag ng Crown Prince ng Bahrain. Sana nga ay matapos na ang gerang ito upang magkaroon na ng kapayapaan sa Israel, sa Gaza at maging sa Middle East. Maging ang mga Palestino ay hindi nag-react sa pahayag ni Salman. Maraming mga Muslim countries ang nanawagan ng ceasefire pero walang ibang Muslim countries na parang sinampal
ang ginawa ng Hamas. Ito lamang Crown Prince ng Bahrain.